No matter what kind or type of mom you are, isa lang ang hangat nating lahat. To be the best mom for our kids. Because in this journey we call parenting, hindi tayo nag-iisa. Tara, usap tayo! Napakadami natin natutunan about homeschooling from previous episodes. Ngayon naman, Mommy Lay, hihingi lang kami ng advice, any tips naman or word of wisdom para sa mga single moms natin who are thinking of getting back in the dating game. Siguro one is make sure that you love yourself first. Second, make sure that you already forgive yourself. Kasi diba, most of the time, lagi tayong forgive the other person. Pero nakakalimutan natin na i-forgive yung sarili natin. Of course, pareho kayong pumasok sa relationship, parehong hindi nag-work. So it has to be both of you also. And then third, before you go into dating, bago ka may makilala mismo, you have to list down your non-negotiable. Para objectively, ano ba talaga yung hinahanap mo? Kasi mahirap yung may dinidate ka na, dun ka palang maglilista, tapos pag ganun kasi, yung kahit may red flag, sige na, okay lang, baka magbago pa. Unlike pag may non-negotiable ka na, you have to really stick and commit to it na, ba, gusto mo matangkad. Eh, kaso hindi siya matangkad. Eh, kung non-negotiable mo yun, you have to stick with it. Like ako, plus minus ko is plus 5, meaning hanggang 5 years older than me lang, hindi pwedeng lumagpas doon. So, pag may nakilala ako na sobrang okay, pero 8 years older than me, ex na siya sa akin. And then, pray for it. And lastly, pag dumating na, pray for it pa din. And pray for your heart. Always say na parang, Lord, kung hindi talaga ito mag-work out, as early as now, ikaw na po yung gumawa ng way para makat siya, matapos siya. Para huwag mo nang pahabain pa. Again, you have to remember na hindi lang ikaw yung masasaktan this time, kundi yung magiging anak mo pa. Ang ganda nun. So, hindi lang basta-basta, ay, may nandigaw sa akin, okay, ito, guwapo. Hindi lang looks yung titingnan mo, but also you need to protect yourself pa din from that person, di ba? Oo, kasi for me, wala talaga siya sa itsura eh. And you just really have to pray for it. But at the same time, you have to make sure pala also na masaya ka being single. Kasi kung mag-date ka para maging masaya, hindi rin siya mag-work out. Kasi dapat yung happiness, like what I say, happiness is a choice. Choice mo naman kung magiging masaya ka sa isang bagay or hindi. Hirap din na nakadepende sa isang tao yung happiness mo. Kasi paano nga, tao rin naman siya, hindi niya lahat kaya i-provide. So kailangan ikaw sa sarili mo, kaya mong i-provide yung happiness na kailangan at gusto. Then, pag naging love na siya, have to remember that love is a decision. Or, sabi ko nga dun sa mga previous episode natin, di ba? Kami mag-asawa, yung ano namin eh, mag-aaway kami pero hindi kami mag-iwalay. And we have this preference and principle. Kung preference lang yan, always panalo. Yeah. Yun, di ba? Parang happy wife, happy life. Yun daw yung secret dun. Totoo naman. Kung small preference lang yan, kung di mo naman ikamamatay, ikaw bilang lalaki, eh, ubaya mo na sa asawa mo. Pero kung prinsipyo yung pinag-uusapan, pag-usapan yung dalawa, kailangan pareho kayo na agree. Isa pa pala na minake sure ko, kasi dating, di ba? Siyempre, before, susunod doon yung kasal. Kailangan agree kayo on how you parent your kids. Anong parehong opinion nyo when it comes to handling finances, when it comes to religion, when it comes to politics. Madalas, lately, ditong huli, maraming nag-aaway dito sa politics. Pero, admittedly, malaking part siya. Kasi, pag nandun ka na sa sitwasyon, imagine lang, yung maapektuhan yung mga anak. Kasi, ipapasa mo rin sa mga anak mo yung views na yon on how they will also choose their partners. Galing. So, hindi ka lang basta-basta. Sugod ng sugod. Sugod ng sugod. Isa pa, Mami Lay, any homeschooling tips naman that you would want to share with the audience? Progress over perfection. Dati, perfectionist ako. Talagang iniiyakan ko. Sa sarili ko also, I'm very hard with myself. But then, my kid taught me dati.
progress over perfection. Kasi wala naman talagang perfectong tao, bagay, scenario. Pero as long as there's progress, it means it's working, it means it's a good thing. And then, commitment, you're a parent first before a teacher. Kapag dumating yung time na nag-aaway na kayong ng anak mo, for me, isasantabi ko muna yung pagiging teacher. Kailangan una lagi ako as nanay, as magulang. Kasi ayaw natin na lumayo rin yung loob ng anak natin sa atin. Lalo na pag maliit. Any advice that you would want to give to co-mamas who are thinking about homeschooling their kids? Pray for it kasi it's not easy. Hindi ko na siya i-sugarcoat. Again, walang madaling bagay sa mundo. Pumasok man yung mga anak nyo traditional school, homeschool, unschooling, may provider or wala. Lahat ng bagay may hirap. Again, think of it as kung hindi naman yan mahirap, hindi mo rin ma-appreciate. Di ba yung magiging food? Di rin siya magiging worthy. Di rin siya magiging something special. Pag-usapan nyo also as a family. Decide as a family. Pag may isang nag-no, no. And trust your gut feeling. And it's a way of life. Hindi porket nasa traditional school ka, hindi mo na pwedeng turuan yung anak mo. Just in case hindi mag-work out, diba? Just in case mag-decide kayo na you cannot homeschool full-time, you can always supplement kahit nagta-traditional school yung mga anak mo. Because at the end of the day, you're still the parent. Pag-uwi sa bahay, marami pa rin silang matututunan sa'yo na hindi nakukuha lahat sa school. Mami Lee, any advice naman to parents whose kids are experiencing learning difficulties? For me, early intervention is really helpful, especially for kids below 7 years old. Like kami, my Amanda was diagnosed when she was 3.5. Our DEP ped said that we have until 7 years old to catch up kasi the brain development nga is until 7. So can you just imagine kung 3.5 kami nag-start, at the time na 3.5 siya, yung milestones niya is for 2.5. We're late by 1 year. Yun yung kina-catch up namin. But remember, as day goes by, habang may kina-catch up kami, may nadadagdag na age na kailangan din niyang habulin. That's why early intervention is so important. Imagine kung dinelay mo, nag-start ka mga 5 and 6, tapos ang haba nung ika-catch up mo, tapos ang konti na lang nung time bago mag-7. Mape-pressure ka, mape-pressure yung bata. And wala namang mali. Yun kasi yung hindi maganda in our society, eh, diba? The stigma na kapag nagpa-deafped, ay abnormal yung bata. Pag nagte-therapies, ay abnormal yung bata. Ay may mali. Or, or pini-parent guilt yung magulang na, yan, kasi pinanood mo ng TV, yan, yes. Kasi parang di mo pinalabas, or kabaligtara naman, di ba? Iba-iba yung mga kids, and what's important is, that's your child, you do you. At the same time, you go to an expert. Again, you can always check your pediatrician. Your pediatrician will endorse you or refer you to a developmental pediatrician. Yes. Magkaiba kasi siya, mm-hmm. Eh. Si developmental pediatrician, sila yung mas specialize on the milestones. Yeah. And then, listen. Don't forget to ask. Huwag mag-shy, mag-ask, because it will really help your kid. And patience and grace. Yun talaga, sobrang daming pasensya at grace. Dadagdag ko na lang din, no? Kasi huwag tayong matakot na pasabihan ng abnormal. Kaya hindi na papacheck agad. Merong iba na parang ikaw as a mom, you already know na parang there's something going on with my child. Pero ayoko siya, ayoko siya. Positive lang tayo, positive lang tayo. Pero kaka-positive natin, may nangyayari na pala sa bata na hindi natin napapatingin sa expert. So, ang nangyayari, mas lalong lumalala. So, kagaya nga ng sabi ni Mami Lee, ipatingin natin as early as possible. Kasi mas nagsasuffer yung bata pag gano'n, yes. Eh, di ba? The more you prolong, unless pa-check mo na, early intervention, okay na. Amanda started PH October by December. Grabe na yung words niya talaga. Napapagod na yung speech therapy sa amin. Pero syempre, meron pa kami mga wino-work out. Hindi na lang words, kumbaga mga pronunciation na of the letter L, R. Yun na yung mga wino-work out. But at least, the progress is there. Diba? Sobrang laki nung progress na na-catch up ni Amanda. She was able to catch up 6 to 8 months. But again, syempre, may nadagdag. Yung fear yung maaaring makapag-hinder sa atin, yeah, na para matulungan natin yung mga anak natin. So, let's face the truth. Mas okay na yun. Harapin na lang natin yung totohanan na may nangyayari dun sa bata.
and let's help the child instead of focusing kung ano ang sabihin ng kapitbahay natin kapag nalaman nila ganito, ganyan. It won't help the child at all. So, napaka-importante to prioritize kung ano yung mas makakatulong sa bata. Yeah, and siguro if those watching na merong napansin na learning difficulties, alam mo yun, they can always send you a message, chat nila tayong dalawa, di ba? Mag-GC tayo. I mean, it's also nice when you have other moms na nakakaintindi sa inyo. And ako, I'm always open and willing to answer even after this episode. Yes, but again, always consult with an expert. Family, since you have your own business too, pwede bang makahingi naman ng advice from you? No? Any tips lang sa mga nanay dyan na mga magulang na nagusto din magkaroon ng sarili nilang business? Do not put all your eggs in one basket. You have to make sure na yung finances mo comes from a different stream. If you want to start your own business, you have at least consider kung ano yung mabenta. At the same time, gusto mo ba yun? Kasi like ako, hindi ako mahilig sa sapatos. Or kung hindi ako mahilig sa bag, bakit ako magbibenta ng bag? Because that's something that doesn't interest me, eh, diba? So, open a business or have a business na interest you. Passion mo siya. Para also, kasi ang hirap maging negosyante. Feeling nung iba, pag may negosyo ka, social, mayaman. Pero hindi, kasi you work 24 hours, ang dami mong inaasikaso. Yeah. So, yung iba, may misconception na, gre-resign ako sa trabaho ko, magbibusiness na lang ako kasi burden na ako, ganyan-ganyan. Ayoko ganyan. Na ng 8 to 5. Oo, burnout na ako, ayoko na mag-overtime. If ganun yung thinking mo, wag ka na munang mag-resign kasi mas mababurnout ka. So, kaya important na gusto mo yung negosyo kasi ang dami ng problema and burnouts. Lalo na pag nagsisimula ka pa lang. Especially if you're a small business pa lang, diba? Next is in expanding. Kami kasi nag-start kami in one event planning. Tapos, when we expanded, lahat connected sa event. Nag-add kami ng styling. Tapos, nag-add kami ng truck. Kasi ang mahal nung rental ng truck, parang 10,000 per way. So, parang kesa mag-rent ako, ipang down payment ko na lang or ipang monthly ko yung sa truck. Kumuha kami ng truck. Kumuha kami ng tables and chairs rental. Nag-photo booth kami. So, dun namin nilagay lahat. And then, tsaka kami nag-open ng iba. Kasi don't nga put all your eggs in one basket. It's okay to fail. Meron din akong mga business na nag-fail. Meron kaming tinry ipasok. Na-scam lang kami ng 300,000. Hindi siya nag-work. Too good to be true. Pag-isipan niyo mabuti kasi wala talagang too good to be true. Ito, sinasabi ko lagi sa husband ko. Kasi yung asawa ko, sobrang bait niya talaga. Yung sobrang bait, naiinis ka. Sobrang nag-trust siya doon. Eh parang ako yung skeptic. Ako yung positive. Pero pag ganyan, ako lagi yung bad cop. Titingnan ko lagi yung negative. Not because sinushoot down ko yung idea, but I want you to take in consideration also the negative things. Kasi it can happen. So, ang lagi kong sinasabi sa kanya is, ang sabi naman ni Lord, kailangan maging mabuti kang tao. Pero hindi naman sinabi na kailangan maging mabait ka. Kasi for us, that's different. So, kailangan maging mabuti kang tao na wala kang inaapakan, maayos yung pamamalakad mo kung may tao ka man, kung may supplier ka man, di mo inaagrabyado. Pero once inabuso ka na, you also have to know your boundary, diba? And yung no. Para mag-thrive yung business. And then, lastly siguro, make it a habit na ipag-pray mo also yung business mo, yung mga suppliers mo, yung vendors, yung staff, kung meron man. And then, at the same time, lastly is give back. May it be tithing kung naniniwala kayo with the 10% tithe, or if not, you give back to like an orphanage or to someone kasi grabe talaga yung balik nun. Totoo yan. Sa inyo. Kami na-experience namin in our business na parang 50 pesos lang yung laman ng bank account namin. Pero because we give back, laging may dumadating na kapalit. Yes. Tapos sobra yung dumadating. Sobra pa sa kailangan. Sobra pa sa kailangan. Sobra pa sa hinihingi mo. And speaking of hinihingi, there are times that we ask God, but sometimes
hindi niya binibigay, di ba? Sa business, minsan ganun din. You ask for this, you ask na maging ganito, pero hindi niya binigay. Don't worry, di ba? Sabi nila, God answers in different way. Alam na natin lahat yun eh, but sometimes, we forget that God gives us the things that we never ask Him for. So, we have to be always grateful. And pinaka-last, speaking of gratefulness, you also have to be generous with your gratitude. Kailangan sobrang generous mong magpasalamat sa bawat nangyayari sa buhay mo, how, no matter how big or small that is. Kasi you'll see talaga the positivity and yung good energy babalik. And babalik yung blessing. Doble, doble, doble. Just to add on lang din, since nakapag-start na rin ako ng aking online business, no? Ang mabibigay ko na lang din na tip, kahit hindi hinihingi ang nagbibigay, no? Number one, start on what you have. Kasi marami talaga sa atin parang, oh sige, mangungutang na lang ako yes. para makapag-start ako. Pero hindi mo naman sure pa yung business mo eh, di ba? Hindi ka pa naman sure. What if malugi? So may utang ka pa, hahanap ka ngayon, saka mo siya babayaran, malulubog ka lang. So start on what you have. If you just have 2,000 pesos, start dun sa 2,000 pesos. True. And tapos paluguin mo na lang siya. Kahit makonting tubo lang, at least kumikita. Another tip for you is marketing. Lagi nakakalimutan ng napakadami yung marketing. Number one, kapag nagtitinda ka or meron kang business na sinisimulan, if wala kang audience, no, sinong bibili sa'yo? So, kailangan mo din mag-invest doon sa marketing. Especially sa online selling. Kasi nga, di ba, magpo-post ka lang, makakabenta ka na. Very important na tingnan mo din yung mga katulad ng binibenta mo. Ano yung ginagawa nila? Ano yung mga strategies nila? Not totally to copy exactly yung ginagawa nila. Pero get some idea from what they are doing. Paano sila nakakabenta? So, yun yung pinaka-importante talaga na most of the time, na-overlook ng karamihan. Start on what you have and do not forget marketing. Always, especially online selling, post lang kayo all the time. At least, diba, napapakilala mo na yung kung anong tinitinda mo. And then, one day, may mag-message na lang sa'yo. Pabili nga, ganyan. But again, kung nagsisimula ka pa lang naman, start with what you have and always pray for it. Other option also, just in case, para dun sa mga wala naman talagang pang-capital. Kasi yes. It happens also, diba? Now kasi, what's nice is, may dropshipping option na. Mm-mm. So, may mga ibang business na nag-o-offer ng dropshipping, which is good also. So, pwede nyong i-research, pwede kayong mag-check kung ano pa yung mga ibang options. Kasi, may iba na ayaw naman mag-stock. Kasi, syempre, yun talaga yung may puhunan eh, kapag nag-stock ka. So, yun. And join also mga Facebook community groups. Yes. I'm sure marami dyan. And huwag mag-expect ka agad na mag-boom yung business kasi pag nagsisimula ka pa lang, especially online, kailangan mo pa magpakilala sa mga tao. So, it will really take time. Hindi agad-agad na 100,000 followers. It won't happen that instant. Kailangan mo din talagang maging patient talaga. Kasi yung mga maliliit na progress, it's still progress. So, mag-focus lang tayo dun sa mga maliliit na yon. At least, basta ang importante, tuloy-tuloy. Once kasi makita ng mga tao that you are being very consistent on what you are doing, magtitiwala na sila sa'yo. Unti-unti kasi parang nakikita nila, diba? Parang tuloy-tuloy siya, parang okay yung ginagawa. Oh, hindi siya papagod, di ah. Hindi siya napapagod. So, matry nga ako. So, ayun. Yeah. Thank you so much, Mami Lay, sa mga advices mo. Very fruitful. And sana guys, may nakuha tayong aral dito sa episode na to. And marami pa tayong mga episodes na mapapanood dito sa Usapang Nanay.